Hello mga katropa! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang at napadaan ka sa channel ko, click mo lang yung subscribe button pati ang notification bell para lagi kang updated sa mga new vlogs ko. Ang video ko po for today is naisip ko pong gawa ng homemade pasta noodles and pasta sauce yung mga babies ko. Wow. Kasi di ba alam nyo na, magno-noche buena, mag-media noche. Kaya baka makatulong tong idea na to para makasama din yung mga 4 babies natin para sa handaan. Hindi lang talaga tayo yung nagsiselebrate ng noche buena, di ba? Pati sila makakakain din ng kanilang noche buena. Sana lang din magustuhan ng mga babies ko kasi first time ko silang gagawa ng pasta. Wala lang, naisip ko lang. Tapos, yung mga naisip kong ingredients is talagang pure safe. Safe na safe po talaga para sa ating mga babies. Pwede rin po ito sa dogs and cats po. Nasa sa inyo po yun. At sana po masundan din ninyo yung step by step para makasama rin ang mga babies ninyo, ang 4 babies ninyo sa handaan ninyo. Sisimulan ko po muna sa paggawa ng pasta noodles. Mag-grind po ako ngayon ng oats para gawing oat flour. Ayan. Yan na siya. Grind lang. 5 minutes later. Nakagawa na ako ng 1 cup. Kakailanganin po natin ng 2 cups. And mga katropa, paalala ko lang po, hindi po tayo pwede basta-basta gumamit ng flour sa ating mga babies. Isa po ang oat flour sa safe na gamitin para sa ating mga 4 babies. Lalong-lalo na po na huwag ninyong gagamitin yung all-purpose flour. Nako, hindi po talaga yan pwede sa kanila. Kaya ang ginagamit ko po talaga madalas is oat flour. Ang next step po ay kailangan nating salain or gamitan ng strainer yung oat flour na nagawa natin. Kailangan siyang salain para maging pino siya. Yan, tulad itong ginagawa ko. Mga katropa, ito na po yung kabuuan ng nasala na 2 cups ng oat flour. Ito yung pinowderize natin, yung greenine ko. Ginamitan ko siya ng coffee grinder para talagang pinong-pino. Tapos, syempre, sinala para mas pino pa. Ngayon, dadagdagan natin ng pakonti-konti ng tubig. Estimate nyo lang mga katropa, ha? Bago natin gaganyanin. Yan, kulang pa sa tubig. Kaya estimate lang po. Huwag ninyong bibiglain, ha? Dahil baka masobrahan tayo sa tubig. Tapos habang minimix natin, lalagyan na rin natin siya ng moringa powder. Kasi itong ating pasta noodles ay very healthy. Gagawin ko talaga siyang healthy noodles. Dahil lalagyan natin siya ng moringa powder. And mga katropa, wala po kayong ibang ihahalo. Huwag nyo lalagyan ng salt or kahit ano dahil hindi talaga sila pwede sa salt. Yan. Tapos halu-haluin lang. Mamaya malalaman natin yung kailangan pandagdagan ng moringa kasi estimate lang natin. Tsagaan lang talaga ito mga katropa dahil magdidikit-dikit talaga sa mga kamay natin to. Kailangan pandagdagan ng moringa powder dahil halos wala pa tayong makitang moringa, oh. Available pa rin po ang aking moringa powder, Philippines, and Kuwait branch po. Kaya sa mga gusto pong mag-order, message lang po. A few minutes later. Ito na po siya mga katropa. Kung mapapansin ninyo, hindi siya white. Medyo may pagka-green kasi nga dahil sa moringa powder na ating nilagay.
Patuloy nyo lang siyang inid ng paulit-ulit. Five minutes later. Kung mapapansin po ninyo yung texture ng ating dough, ayan, may mga butil-butil yan po yung ating moringa powder na nilagay. Then, ito po yung aking virgin coconut oil. Ayan. Ito ang loob ng virgin coconut oil. Ayan, buo-buo. So, kukuha lang tayo ng half teaspoon. Ayan. Ilalagay ako ng hot water. Ito yung ating virgin coconut oil. Huwag ninyong ilulubog, mga katropa. Ipapatong nyo lang siya sa ibabaw para lang siya matunaw. Parang ganito, oh. Wait lang. Baka malaglag ang kutsara. Yan, ganyan lang. Huwag ninyong ilulubog, ha? Huwag ninyong lalagyan ng tubig. Ganyan lang natin. Unti-unti na siyang natutunaw. Yan, magtsatsaga lang talaga tayo. Antayin natin. Ito na siya, mga katropa. Medyo na tunaw na yung virgin coconut oil. Pahid natin ng konti dito sa ating dough. Yan. Itong natira, mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan ko pa siya gagamitin. Tapos, ikalat lang natin ang coconut oil. Yan, oh. Sa buong dough. Yan. Tatakpan natin ng towel ang dough. Then, i-rest lang natin ng 5 to 10 minutes. Yan. Lumipas na po ang 10 minutes, mga katropa. Kaya, ready na ang ating dough. Ayan, malinis naman ang ating table. Kailangan natin inid ulit yung dough for 1 minute. Ayan, 1 minute na ganyan. Ayan, ready na ang ating dough. Ngayon, pipitas lang ako. Ayan. Then, depende sa inyo, mga katropa, kung anong shape yung gusto ninyo. Kung gusto ninyo yung talagang pasta noodles na parang pang spaghetti. Pero kasi ako, iba yung feel kong gawing pasta. Yung ano, yung shape ng pasta. Kanya-kanya lang yan kung ano yung trip ninyo. Then, pagugulungin ko siya sa tinidor. Ayan. Hindi siya perfect, mga katropa. Hindi ko sinasabing perfect to, ah. Pero kasi ito yung gusto kong shape, parang ano, spring. Ayan. Medyo nakakatawa lang yung itsura, no? Pero, ayan. Gagawa naman tayo ng iba't ibang shape. Ito na yung nagawa ko. Nakakatawa yung shape. Wala kasi tayong pasta maker, mga katropa, kaya wala akong ano eh, magawang pang shape. Ngayon, ito, paninipisin naman natin. Itong gagawin natin parang spaghetti pasta. Kasi wala naman akong shape na magawa eh. Pagpasensya nyo na, mga katropa. Yan. Lilitan lang natin kasi baka hindi naman nila makagat. Ganyan lang. Itong isang shape na ginagawa ko, mga katropa, parang shell. Ewan ko lang, naisip ko lang na parang shell. Gaganyanin ko lang siya. Ayan. Ayan, o. Oh. Ayan, na. Ayan na yung mga shape niya. Ayan yung isa. So, nakaka-rami-rami na rin ako. Nagmukhang sitaw. Ito na po yung mga nagawa kong design ng pasta noodles. Bali, apat na design siya. Ito lang naman kasi yung naisip kong i-design. Gumawa ako nitong parang tinirintas. Hindi pala parang, tinirintas talaga siya. 6 na piraso para tigi-tigi sa sila. Tapos, yan, yung parang sitaw lang. Then, ito yung ginamitan ko ng tinidor para lang magkaroon ng design. Tapos, ito naman yung isang klase, yung pinakita ko sa inyo kanina, yung
inikot ko lang sa mesa. Wala lang, naisip ko lang na ganyang style. Wala akong ibang maisip. Sana kainin ng mga babies ko. Ngayon, kailangan ko magpakulo ng tubig. Yung way kung paano tayo magluto ng pasta, boiled water, tapos lagyan ng oil. Ayan, para isalang natin to at gagawa rin tayo ng pasta sauce para kompleto ang recados. Yan, need natin magpakulo ng water, then lagyan natin ng konting olive oil lang, konti lang, para lang siya hindi magdikit-dikit. Ayan, konti lang. Ayan, nailagay ko na po lahat ng noodles. Pakuluan lang siya ng 5 to 10 minutes. A few inches later. Ready na ang ating noodles, pasta. Kaya, i-drain natin siya. And drain lang natin habang gumagawa tayo ngayon ng pasta sauce. Ang gagawin ko po na pasta sauce ay chicken flavor. Yan. Ito na yung kiniling na manok. Hindi naman ito lahat mauubos eh. Yung matitira nito para sa amin, ulamin. Tatansyahin ko lang. Kasi favorite naman nila freshly yung chicken. Kaya medyo dadamihan ko na rin. Kalahatiin natin. Tapos, ang gagawin ko dyan, babalian ko ng mainit na tubig. Okay, ngayon, igigisa natin yung giniling na manok gamit ang olive oil. Olive oil yung gagamitin ko talaga na mantika. Pero konti lang. Virgin coconut oil. Ito yung sinasabi ko sa inyo na natira natin kanina. Namuuna naman siya, oh. Pero matutunaw naman siya dito. Kaya hindi na natin siya ilalagay sa mainit na tubig. Yan, nahaluan natin ng virgin coconut oil yung natira natin kanina na ginamit. Naku, sana mag-usort na part dito. Mga katropa ha, walang asin, walang kahit ano. Talagang igigisa lang natin yan. Para sa kanila, masarap na yan. Masarap na yung lasa ng manok niyan. Hindi natin kailangan lagyan ng asin. Many, many minutes later. Ayan, medyo na golden brown na. Ngayon, ilalagay natin yung mga gulay. Carrots, merong green peas, merong corn, tsaka merong green beans. Yan, lahat po yan ay safe na kainin ng ating mga four babies. Ito po ay binili ko sa isang supermarket, mixed vegetable. Ito siya. Yan, kumuha lang ako ng piraso para maihalo ko sa ingredients ko dito sa chicken. Yan. Huwag po kayong mag-alala dahil lahat po yan ay safe. Kaya ito talaga yung pinili ko para hindi na ako maghiwa-hiwa. Ngayon, sama natin. Ay, naku. Mukhang sinangag lang. Ayan, okay na. Ito po ang gagamitin nating topping sa kanilang pasta. Sana magustuhan. Yan. Ngayon, gagawa naman ako ng pinaka-sauce nila. Mga katropa, sabihin ko lang sa inyo, ito pong ginagawa kong mga ingredients, ang ginagawa kong pasta noodles, tapos itong pang toppings, pati yung pasta sauce na gagawin ko, ay ako lang po talagang nag-invento. Sinishare ko lang sa inyo yung maaring pwede nyo rin gawin sa inyong four babies kasi lahat naman ang ginagamit ko na ingredients ay safe para sa mga babies natin. Nagkataon lang talaga na nag-imbento ako para naman maka-experience din ng pasta yung mga babies natin, di ba? Lalo na ngayong nalalapit na Noche Buena tsaka New Year. Pag nag-Noche Buena tayo, pati babies natin, nag-Noche Buena rin ang pasta, o di ba? Ito ang gagamitin natin para sa sauce. Simpleng-simple lang mga katropa. Yung wet food lang din nila. Ayan. Tapos lalagyan lang ng hot water. Then mix-mix lang. Hanggang lumapot. Ayan o. Tignan nyo mga katropa. Simpleng-simple lang. Kayang-kaya talaga ninyo itong gawin. Ayan.
Malapot na siya. At tingin ko kasi na ito kanyang parsley. Tapos yung kaninang ginisa natin, yun ang ilalagay natin as toppings. Itong kanilang pasta noodles. I-divide natin ang mga noodles sa anim na mga baby. Hindi rin masyado nakita yung shape na ginawa ko, pero ito medyo okay-okay naman. Ayan. Ayan. Pero yung parang shell na ginawa ko, hindi ko na mahanap ngayon kung nasaan na siya. Hindi masyadong halata. Parang okay sa akin yung ginawa kong shape na gamit yung tinidor. Kasi kita siya eh. Dagdagan natin dito. Dapat ating kapatid. Ngayon, ang ating pasta sauce. O, diba? May pa-pasta sauce tayo. Yan. Napadami yung sauce ko, ha. Madami pala itong nagawa ko. Ang bango nito. Umaamoy nyo lang. Ang bango. Ito ang ating pang toppings. Lagyan natin ng konting plating. Oh. Para naman maakit din sila sa pagkain. Para ang ganda ng itsura. Oh, yan siya mga katropa, di ba? Mukhang sinangag lang pero chicken ano yan, miniling. Thank you.
nagustuhan ninyo yung video ko for today at sana po nagkaroon po kayo ng idea kung paano natin gagawa ng pasta noodles and pasta sauce ang ating mga 4 babies. Ang lahat po ng ingredients na ginamit ko ay safe po para sa ating mga 4 babies, pati yung mga vegetables na ginamit ko tulad ng carrots, green peas, beans, at saka yung corn. Safe din po yun para sa kanila. And yung oat flour po na ginamit ko, safe na safe din po yun. Nakakatuwa kasi lahat sila nagustuhan yung ginawa kong pasta noodles at saka pasta sauce. Hindi ko alam kung anong itatawag ko doon. Di naman yun spaghetti, no? Kaya wala rin akong alam na itawag doon. Basta chicken pasta, pwede na, no? Kasi may chicken siya. So, nakakatuwa kasi maselan si Pochi. Lagi ko yan binabanggit sa mga vlogs ko, lalo na pagdating sa mga invento kong food. Kasi siya talaga yung pinakamaselan at mahirap pakainin kapag bago sa panglasa niya, bago sa pangamoy niya. Pero itong pasta na ginawa ko ay gustong gusto niya. Sa totoo lang, grabe, gustong gusto niya. Nakakatuwa kasi lahat sila nagustuhan, lahat sila kumain, at lahat sila nabusog, kaya happy talaga ako kapag ganitong meron akong mga nabubuong vlog na about sa food. Tapos yung ingredients na ginagawa ko, naiisip ko lang, ni-invento ko lang, tapos ina-apply ko. Natutuwa ako kasi pakiramdam ko, malaking achievement na talaga sa akin yung mapakain sila, yung kainin nila yung ginawa kong food. Kasi sa totoo lang, mga katropa, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, hindi po talaga ako marunong magluto. Bilang na bilang lang po talaga yung alam kong lutuin na pangtao. Pero hindi ko alam kung bakit talaga dito sa mga babies ko meron pala akong talent. Pero sa pets nga lang. Kasi kahit sa pangtao, mga katropa, wala akong alam i-bake. Hindi ako marunong mag-bake ng mga cakes ng pangtao. Simpleng baking, wala talaga akong alam. Pero sa mga babies ko, about sa pets, nagagawa akong mag-bake. Nagagawa ko mag-explore, nagagawa ko mag-invento. Kaya happy talaga ako kasi nandito siguro yung porte ko sa pagluluto sa mga pets, sa pag-iimbento ng mga food nila, sa pagbibake ng mga cakes nila. Kaya yun ako, ang saya ko talaga kasi itong pasta noodles and pasta sauce, hindi ko talaga akalain nakakainin ng mga babies ko. Sana nagustuhan ninyo yung video ko for today, mga katropa. At sana magawa rin ninyo sa mga 4 babies ninyo para makasama sila sa ating Noche Buena at Medya Noche. Sigurado magiging happy sila kasi meron din silang pasta. Dahil syempre, diba, kapag ganyan mga New Year, Christmas, hindi nawawala yung pasta sa hapagkainan. Kaya magkakaroon na rin sila ng sarili nilang handa. Thank you for watching, mga katropa. Ingat po kayo lagi at maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at patuloy na sumusubaybay sa mga videos at vlogs namin ng mga babies ko. Kasi nasa 8,000 subscriber na po tayo. Yay! Nakakatuwa kasi hindi ko talaga akalain na aabot ako sa 8,000. Ngayon, road to 9,000 na tayo. Sana mag-road to 10,000, 11, 12, 13. O diba, parami ng parami na yung road natin. Kaya maraming salamat talaga sa mga lahat na patuloy na sumusuporta at hindi humihiwalay at hindi nag-skip ng ads pag nanonood ng videos ko. Kasi malaking tulong po yun para sa pangangailangan ng mga 4 babies ko. Thank you so much po talaga. Sana po patuloy lang kayong sumuporta. At kung meron pa po kayong mga request vlogs or gusto ninyong malaman or gusto ninyong gawin kong video para sa mga babies ko, comment down below lang po dahil nagbabasa po talaga ako ng mga comments. At sa mga kababayan ko po dito sa Kuwait na hindi pa po nakaka-try or nakaka-avail ng mga homemade products ko po, mga pet supplements products ko po,
message me lang po sa aking Katropa page or sa aking Facebook account para maipasa ko po sa inyo yung mga available products na meron po ako. Always remember mga Katropa, think positive and be positive. Bye! Like and share my video!